Nauuso kasi sa, ewan, Sokmed to eh, no? Sokmed. May nauuso na term na nag-peak nung high school. Pero, naisip ko kasi, may kanya-kanyang version tayo ng peak nung high school. Mm. Diba? So, ano yung, isa-isa sa, individually, ano yung mga tingin mong para sa'yo, yung definition ng peak nung high school? Pero hindi natin personal experience. Kung ano lang yung view natin. Oh sige. Or next, mas maganda kunyari, may tao walk. Meron ko yung person in mind. Kasabayan nyo nung high school na, uy, ito, peak to nung high school. Kasi ang ano additional context pala, kaya nausin term na yon. Kasi yung mga nag-peak daw nung high school, yun yung parang nag-downfall nung tumanda. Kasi na-peak na nga. Na-peak na nga eh. So, hindi lang lumayo pa yun. So parang dangerous pala na makamit mo yung peak. Ah, malungkot. Parang ganun, malungkot. Kasi dangerous. Kasi parang ano yun, nakamit mo na eh. So ngayon, ano na. Parang ganun, malungkot. Di ba danger? Malungkot lang. Ready. Kasi, oh, parang ano eh. Ba, example, nag-peak ng high school. Parang kumbaga, doon na siya nag-stay, diba? Oh. Hindi na siya umangat pa doon. Hindi, parang kumbaga, maturity-wise, or... Basta, ayun, sige, kayo muna. Oh. Doon walang masama doon ah. Hindi, ikaw nga, para magkaroon din kami ng context. Oo, oh, may baseline doon. Ikaw na magsimula. Ah, peak nung high school? Senior high school. Hindi, siguro para sa akin, ano? Your perspective. POV ko rin yung mga nakasabayo. Naka-30 yun. Eh, yung alam mo yung para pabor sa'yo lahat. Like, alam mo yung kaloko, kahit sa kalokohan. Hmm. Like, pabor sa'yo. Parang di, kahit may problema, hindi mo random eh. Hmm. Yung trip niya magkatropa. Hmm. Diba? Parang, pabor, sobrang saya. Sayang buhay. Hmm. Problema yung pera. Oo, oh, high school eh. So, yeah, tsaka yun nga eh, kahit di mo problema, kahit wala kang pera, no, for some reason, nagsusurvive ka. Kasi sabihin mo, allowance lang. Allowance, bawon. Give na kayo pagkasyahin yun. Lalakad ka may project kami. Oo, oh, ganun. 500 para sa ano. Kahit wala. Ano, ayun, yung Joseph, siya na example ko. Pero sino? Hindi ko siya mag alias sino? Alias ano? Hindi, high school, di mo na kalala. Alias Candila. Ah, pero junior, sino? Junior high to. Alias si... Maloy. Hindi, parang junior high. Yung parang fit. Oh, varsity. Tapos, Jack. Jack type. Lalaki nga. Lalaki ba? Tapos, kaya pala yung pick niya eh. Nakukuha niya yung girls and everything. Takot. Takot. No, tapos, hanggang senior high yun. Tapos, ayun, no, nagtumanda na kami. Parang, maganda yung trabaho niya and everything. Pero alam mo, ang dami niya ng problema sa buhay. Tapos, lumobo na siya. Hirap na siya magpapayat. Hindi niya alam paano. Tapos, hindi na rin siya as peak ng basketball. Normally, ganun yung mga nangyayari sa movies, di ba? No, yun nga. Basketball niya, hindi na rin siya as high school. Like, maaga ba siyang nagkapamilya? Hindi. Single siya mo. Ano problema? Ang nangyayari lang siguro is kabubuhay niya sa pamilya niya. Ay, sin yung nanay niya. Bakit ibang tao? Breadwinner. Parang ganun lumabas ngayon. Which is hindi naman dati. Kasi siya ngayon ba? Siya yung anak. Siya yung patanong time na yun. Siya yung dapat alagaan. So, ano mo siya? Role model mo siya? Hindi, example ko lang siya. Wait, ano yung sa'yo? Hindi naman kailangan personal experience. Ah, di ba kailangan personal experience? Hindi naman. Wala, kung anong POV mo lang, ano, paano ba yung nag-pick ng high school? Sa boys school, dami sa inyo. Sa mga pakialam sa kanila. Pakialam mo, sarili ko eh. Pala to eh. Ayos na. The greatest love of all is Oh, wala ka ba? Ano yung entry mo? Pwede bang personal? No. Dapat naman talaga personal. Eh, bakit kasi sa iyo ibang tao? Hindi. On definition mo naman eh. On definition mo, whether sa ibang tao galing sa iyo. Nag-peak. Ako, nag-peak ako siguro mga grade 10. Oh yeah, sige. Dahil? Parang doon nalobas at ng kaingayan ko. Ano ka ba dati? Confidence ko. Ready to go dati? Hindi mga grade 10. Normal ano na. Ang nil dati? Normal na ano lang. Makain lang ng glue sa pulo. Gagi, di naman. Hindi, normal na ano lang. Pala kaibigan lang. Ano lang. Friendly. Friendly lang, ganun. Bakit grade 10? Pero, siguro na-influensyaan kasi ako eh. Bravo, masawa. Hindi ko rin masasabi bad influence sila. Yeah, pero so, ano siya, nag-initiate siya sa kaibigan. Oh. Hindi sa sarili mo na, try ko nga itong ganun. Hindi. Parang yung kaingayan ko, parang si-spread ko yun sa positive vibes. Hindi kasi may hindi ko alam, siguro na influence ako sa dalawa kong naging tropa nun. Kasi may naging tropa dalawa. Tropa mo pa rin ba ngayon? Hindi na, yun na, hindi na. Gawin. Hindi, yung isa, hindi yung masakit din. Yung isa, parang civil lang kami. Kasi nagkita pa kami nung sa college. Yung isa, wala na akong balita. May gap talaga. Yung isa, pero wala hindi naman dahil nagkaaway kayo. Kasi hindi, normal gap lang stuff. Talaga na hindi kayo nag-contact na after High school. Parang
fade away. After nung lumipat ako school ng senior high, parang ano, pag insan na lang kami mag-usap, pero pag wala nang contact with each other, parang wala lang sa amin. Hmm. Pero edi pa nagkita, edi normal lang. Yan, nanonood ang buong mundo ngayon. Mo sila. Pero 10 million viewers. Hindi na. Alam na nila yun. But, kasi yung una kasi, parang miss ano, na kita, pre. Yung una kasi, may iba silang group of ano eh. Mm. Eh parang napunta siya sa section ko. Kasi yung section ko is industrial drafting. Mm. Eh yung parang yung mga tropa nila sa ibang kurso. Mm. Yun na lang. Eh para sa akin, parang nakaka-intimidate sila. Mm. Eh fortunately, nagulat ako, naging tropa ko sila. Mm. Eh di, nakipagsabayan ako sa lahat ng kalokohan nila. Eh di yun, parang... Doon ka na-activate. Oo, parang yung sinasabi ni Jericho, kahit anong gawin mo, paboro sa'yo. Oo, yun. Diba kahit anong gawin namin during class, buhalba kami sa cafeteria, wala kami pakailan sa teacher. O, isipin mo kasi yung advisor namin, nilagay kami lahat ng maingay sa harap. Mm. Eh di ka, bro, coyotic nun pag pinagsama-sama mo kami doon. Diba, sa harap pa niya nilagay lahat, ha? Sa harap? Eh, wala ko sa kanya, anong plano niya? Parang matutukan niya. Eh, mali naman yun eh. Lalo kami tatapang nun pag ganun eh. Inipon niya. Lokolo pala siya. Iniipon niya lahat sa harap. Alam niya, discarte niya yun eh. Mali-discarte niya. Sabi mo, mali ka, teach. Pero hindi lang yun, yung section lang namin, hindi lang lahat, parami kaming magugulo. Parang may different kind of friend groups kami. Pero pag pinagsama-sama mo kami, parang isang malaking chaotic na ano. Tanipwer sa inyo, mga magugulo. Sipin mo, kukuha ka sa iba't ibang grupo ng maingay, tapos pinagsama-sama. S-class na mga maingay, mas malakas. Ano kayo, Akatsuki? Ang gulo nun! Oh. S-class ang inyay. Meron pa naman ako isang kaklase na nakakausap ko pa naman ngayon. Naglalaro kami sa inyo, Valorant. Ayun, pag nag-uusap ka kami, binabalikan namin yung mga nangyayari ng grade 10. Kasi asaya eh. Ang sarap. Oo, sarap balikan eh. Pero kalokohan lang. Okay. Good, more on definition ako eh. Pero mga, nakikita ko to eh. Real, ano. Baga, para sa akin, yung mga nag-pick ng high school is yung mga taong hindi na nag-grow out of their character in high school. Para sa akin ah. Baga, let's say, hindi nila lahat. Hindi nila lahat. Kasi meron yung, siyempre, may mga nag-pick, let's say, ganda, may mga nag-pick. Hindi nila lahat, majority. May mga nag-pick na high school, tapos nag-grow sila, grow out sila. Let's say, ano, nag-pick sila high school nung 16, 17 sila. Tapos nagkaroon sila ng phase na hindi pa rin sila nag-grow, dun outgrow yung phase na yun sa buhay na yun, na parang dun lang sila. Tapos eventually, kasi nag-24, 25, dun sila nagtago. Pero may mga tao talaga na... Paano sila nung high school? Yung pa rin, parang ganun pa rin yung inuugaw. Yung identity nila. Oo, kasi yun yung parang kinila, dun sila komportable, sige, maybe. Na parang pag gumawa sila ng ibang bagay, ikakugali. Siguro yan yung ano, yan yung nakakatawa siya nung high school. Pero pag yung same joke, nung nakakatawa siya nung high school, dinideliver niya ngayon. Hindi na. Oo. Hindi na siya funny. Baka offensive pa nga, di ba? Siguro hindi naman real world. Di kaya sabihin real world example. Sabi natin nung high school, sige, puro saya-saya lang, walang iniisip. Ito, isang tao to, puro walang responsibility. Isip lang, pasok, isip lang, party. Mm-hmm. Sa ibang grade to eh. Alam ko ito, naalala ko ito eh. Basta ano mo yung parang mag-ano siya ng hingi siya ng libro sa mga klase niya. Mm-hmm. Para ipakita niya sa nanay niya, sa parents niya, na meron siyang libro. Oh, tapos, yeah. Iningin niya yung pangbayad ng libro. Pupit. Pupit talaga na literal. Dequat. Dequat talaga. Na 5K yata. Para pumarti. No. Tapos parang... High school. Jail. Oo, meron talaga ng... Para sa akin, sa ano ko. Pasukin ba yun sa mga estado? Accidente lang sa motor, okay? Mga ano, house party. House party. Ako. Ano yan? Ayoko eh. Hindi naman uso sa atin. Mga red cup. Para sa ano ko ah. Nung high school. Kaya yung Jericho maybe. House party sa Jericho. Inom na to Dr. Pepper. Ano siya eh. Joke lang. Group party to eh. Gumagawa ng school. Pero mga house party sa, or mga... Sa mga bar sa amin kasi pinapapasok ng mga minorte. Hindi mo mahalata talaga. Sigurado ka bang wala kang hindi ka kasakot sa mga illegal na natin? Eh? Ah, hindi. Ah, hindi. Oo, naniniwala kami. Sige. Hindi, sabi ng witness eh. Hindi eh. May witness kasi sama siya din. May witness naman. Star witness eh. Yari ka na. Hindi po sir eh. Yari ka na gago. So, yun nga po, alias, hindi, joke lang. Pero ayun, yung mga nag... Snitch ang po. Basta yung mga nag-pick sa high school, yung talaga yung mga hindi na nag-outro. Kumbaga, kung ano yung kinaugahan nila, let's say, carefree, walang responsibility, walang iniisip na iba kundi sarili nila. Tapos, hindi na pa rin natin adulthood. Yung para sa akin, hindi na nag...
bro, nag-pick lang ng high school. O sige, masaya ka kasama nung time na yon. Marami kang whatever jokes or whatever, or marami kang free time. Pero huwag idadala mo siya sa pagtanda mo. Parang... Yan, makinig ka kung ikaw ba yung pinutuloy. Hindi. Example na lang to sa mga, let's say, too deep. Yeah, yung mga tao kasi nare-realize yung sarili lang, ano yun, behavior. May mag-aabang na sa atin mamaya sa baba. Abangan ko siya. Hindi. Parang advice na lang. Sa kung dadalhin pa rin na lang, parang it's time to grow up. Yan, ayusin mo buhay mo kung sino. Wala ko pinapertain na tao. Kumbaga, nasasayang na yung potential nila. Oh, nasayang yung potential. Nasayang yung potential mo, sabi ni Mr. Gavin Benz Lopez. Sayang na yun. Sayang yung potential mo. Sayang yung potential. Potential ka. Oo, ilabas mo lahat. Huwag lagi sa comfort zone, diba? Sa comfort room. Sigar dapat. Comfort mo kaya sa bedroom. Yun. Uy. So yun, yan para sa akin, depression ng pag-pick. Hindi na humusan, hindi na gumalaw, hindi na nag-grow from what you were in high school. Na dinala mo hanggat adulthood mo. Meron nga hanggat 30, ganun pa rin yung pag-iisip ng high school. Hirap. Hirap yun. Kasi ang kaaway mo parang bata pa rin. Pero siguro adult. Nasa ano niya eh, nasa environment niya na yun. Kung hindi siya nagpalit ng kaibigan, o kaya yung hindi siya pala kaibigan na, so wala nang growth dun. Kasi tulad yung sa amin, yung mga kasama ko nung grades, kasama ko pa rin hanggang ngayon, nag-grow naman lahat. Hmm. Ay, nandun yung stereotype na ito, bully to. Ay, ito, kupal yan, no? Asal. Ito, laging joker. Yan, yung nandyan sa kabilang kwarto. Hmm. Pero, yun, pero naman, yun, may growth naman. Pero gugrow. Walang problema. Kaya siguro, hindi ko na masyad, nawala kami contact ng dalawa ko na kailangan. Hmm. Bakit? Kailangan ko mag-grow. Diba may mga gap? Yung sa amin naman, ano, nagkaroon kami ng gap noon. As in, sa taon siguro, yung mga sampu din. Tapos nagkita kayo. Tapos ano lang. Hindi, ngayon wala. Taro. May instance lang na yung taga-UK nga na kaklase namin. Yun yung next part ng lahat. Kasi hindi na nga rin yun eh. Parang pag ano nga, random na lang weekend. Tara, inom. Ibang growth. Ibang growth pala mararamdaman ko kay Jerry. Ano yan? Trip down to memory lane. Hindi na nga eh. As in, as adults na na pag-uusap eh. What is the grado ko yun? Tapos na kami sa ano reminiscing stage. 10 years naman eh. Pero yun, nakasama mo sila tapos nagka-gap ka. Kasi wala talagang contact whatsoever. Tapos parang mag-antay ka lang siguro ng isang moment or event. Parang ako nga, feel ko ako yung magbubuo ng ano yung reunion sa amin ng high school. No! Oh, illegal business. Hindi, ka. Parang get together, pero parang sa akin ah, parang napakahirap ibuo ngayon. Kasi ang daming nag-arise na i-project. Siguro kung may charisma ka din. Prophet na prophet. Kasi ang medyo awkward yung ano eh, may na-encounter ganun sa high school namin. Nag-organize siya ng parang reunion. Tapos parang kami, ha? At ikaw yung nag-organize. Yung parang kilala mo siya noon as wala namang charisma. Tapos ganyan siya yung nag-bubo. Oo. Ano ba parang mag-organize? Bubo siya. Parang wait lang. May mga tamang tao na mag-organize ng gano'n. Feeling ko. Pero pag si, ano, propa natin, okay. Yan.